Sa mga nangangailangan ng international certificate of vaccination or ng ICV or yung yellow card sa ating mga OFWs and seafarers, kung hindi po tayo makakuha ng slot sa Bureau of Quarantine, minsan kasi kahit nag-open yung slot nila online, kapag nag-book ka, hindi mo rin naman makuha or hindi ka talaga makakuha ng slot. So, ayun guys, mayroong mga travel agencies na pwedeng tumulong sa atin pero may bayad po ito. I'm not sure kung wala talaga siyang bayad kung tayo ay ang makakapag-book sa Bureau of Quarantine. Pero again, inuulit ko po, pag po tayo ay pumunta sa travel and tours, meron po itong bayad. For me, ang legit na nakatulong sa amin para makakuha ng ICV ay ang iFleet Travels and Tours Philippines. So, ayun guys, hiningi lang nila, chinat lang natin sila sa kanilang Facebook page. Hiningi lang nila ang copy ng passport and the vaccination card. Sila na yung nag-book or humanap ng slot for us. And ito nga po ay may appearance. We paid 2,500 and worryless naman dahil hindi po sila tumigil sa pag-update sa atin, and kahit natanggap nila ang bayad ay tuloy-tuloy pa rin ang pakipag-communicate nila sa atin hanggang sa makuha natin yung ICV. So on the day po natin nakuha yung ICV, kung tayo ay nagmamadali na makakuha nito at wala nang way na tayo ay makakuha pa ng slot, or kahit minsan kasi kahit pumunta tayo sa Bureau of Quarantine is hindi po talaga nila tayo entertain. So nagtry po kami ng dalawang beses. Kung wala kang slot na mapakita is hindi ka rin po talaga nila i-entertain. Kailangan makapag-book ka online. However, sobrang hirap po makapag-book online. Kahit anong gawin kong effort na makapag-book at mag-abang talaga ng slot ay hindi po talaga ako nakakuha ng slot. Kaya ito yung last resort namin, lumapit sa travel agency. Like ito nga po yung nahanap kong legit na legit. Salamat kay iFleet. Ayan. So pagkabigay ng passport and the vaccination card, ayan, so nabigyan nila tayo ng slot, tinulungan nila tayo na magkaroon ng proof na meron tayong flight details na kailangan na natin makukuha ng ICV. So ayun lang guys, ito po yung masasabi ko na legit na travel and tours na nakatulong sa amin for the ICV. Kaya po sa mga OFWs and seafarers na nangangailangan ito, kailangan lang po nating mag-provide ng at least 2,500 para po ma-accommodate nila tayo. So wala po tayong magagawa dahil time and effort po ang ibinigay ni iFleet para matulungan tayo. Ayun. So ayun lang guys. Bye-bye. Ito na nga yung transaction natin with iFleet Travels and Tours Philippines. Ayan, so nagsabi na tayo na ang kailangan natin ay ICB and nag-reply naman sila asking for our location. And gusto sana natin na sa Manila tayo kumuha dahil yun yung mas kabisado na natin na puntahan na port. And meron na lang tayong ilan days para makakuha ng ICV kasi nga iniisip natin na aalis na tayo. Gusto nga sana natin Robinson's Manila, yun nga lang is wala na silang makuha na slot para doon. Tinry naman natin, nagtry tayo ng ilang beses na makakuha ng slot sa Bureau of Quarantine. However, sawi tayo kaya humingi na talaga tayo ng tulong para rito. And nagsabi naman sila na ang expedite nila is 2,500 and kailangan nga ng appearance para makakuha ng ICV. Ang ICV naman ay makukuha on the day kapag pagkagaling natin dun sa Bureau of Quarantine, ipaprocess lang siya and makukuha na natin agad-agad siya. Ayan, so ang kailangan lang is copy ng passport and vaccine card. So sinanda nga natin yung hinihingi nila na requirements para matulungan nila tayo na makakuha ng slot. And so far, naging okay naman yung pakikipag-usap natin sa kanila. Upon receiving the documents na hinihingi nila sa atin is, no appearance ma'am, 3,500 plus air cargo. So mas mahal kapag no appearance yung gusto natin. Ito is sinadya na natin na mag-appear tayo sa Bureau of Quarantine para makuha na natin yung ICV at wala na tayong kakaba-kaba kung kailan pa darating to kasi baka magkaroon pa ng delay kung papa-expedite natin. Ayan, so ito na yung naging usapan natin. Ayan. And ito yung
transactions natin with them. Binigay nila yung bank account nila and so far so good. So nag-send tayo sa kanilang bank account, 2,500, and binigay natin yung details kung sino ba yung kukuha ng ICV. So ako, hindi naman ako yung kukuha talaga ng ICV, but I am helping my relative na para dito sa transaction na to. And okay naman, so binigay ko lang kung ano yung pangalan nung kukuha talaga ng ICV, and mabait namin yung kausap ang mga ang empleyado ng iFleet. So sinasagot nila lahat ng tanong, ano yung mga kailangan mo, and tinatanggap naman nila lahat ng message, nire-replyan nila, and hindi rin naman sila tumitigil ka-update kung meron ka mga katanungan, kaya huwag kang mag-worry. Ayan. So far so good naman yung naging transactions hanggang sa dumating yung araw na kukuha na nga ng ICV. Binigay nila yung details. Ayan, yung nakuha nilang slot. And at the same time, tinulungan kanila na mayroong maipakita na flight details doon sa Bureau of Quarantine para i-entertain ka talaga nila. So guys, ayun. Kaya huwag tayong manghihinayang doon sa binayad natin kay iFleet dahil nag-effort po tila sila and hindi lang effort, time and effort po ang kanilang binibigay na assistance to us. Ayun guys, so maraming salamat na naging okay naman lahat ng naging transactions natin with them and hindi po sila scam. Ayan. So again, thank you iFleet Travels and Tours Philippines sa inyong assistance from the day na nagtanong kami about the ICV. So ito na nga guys, nakuha na namin. Maraming salamat po.